'yan, yung 500 na equity. Mm. 50. Di magka 50 ako sa magka $50 ako, may limang account ako para hindi masyado risky ba. Mm. Magka $50 ako, di may $250 agad ako isang sa limang account ko lang. 50 lang yung ano ko para hindi na ako kailangan na trade ng trade kasi mm. pag scalping ka talaga. Iba kasi yung scalping ni Raja Pri kasi sa inyo ba? Ito yung scalper na aggressive. Aggressive na scalping ba na pag on the spot makita natin yung market. Tama, di gusto ko rin yung ano talaga ni Raja rin yung price action niya. Pero kinuha ko lang yung mga turo mo na price action ba, in-apply ko sarili ko mag ibang sa kanya lang ako nakita na ano sa 'di ba pag on the spot makita mo yung market na kung saan sa volume doon agad mag-place 'di ba tas malaki agad ang lot size para isahan lang ba din hmm. Walang nasa yun naman yan kung gusto mo mag babad sa computer kasi oo. Ako ayaw akong magbabad eh. Oo. Kaya gusto ko yung ano pre yung multi-terminal na yung i-share ko to kung sino yung nandito sa lahat. Dito si Pastor pala RM. Nandito ba si ano? Magandang hapon Pastor. Si ano pala na, si yung ano namin dati na si ano pre yung sa gold trader. Yun ang ipininto ko na to sa iyo. Yung siguro yung umaman din siya sa amin ilang million yung nasunog nag parang copy trade sa kanya. Hmm. Sabi ko, sir, bakit maliit lang yung lot size mo, sir? Sa personal mo, sir, ganun din ba? Hmm. Sir, sabi niya, ganun din sa akin, sir, sa personal ko. Maliit lang yung lot size ko para hindi masyado, ano, hindi masyado risky. Hmm. Pero sabi ko, pero ang pinakamalaki daw niya talaga na lot size, pre, is 0.1. Hmm. 0.10 ba? 0 tapos 1.0. Yun ang pinakamalaki niya. Ngayon sabi niya, bakit malaki yung ano mo sir? Sabi niya, may technique yan sir, kaya ako yumaman. 64, yung time na yun, 62 accounts siya. 62 accounts niya ba? Ngayon, multi-terminal yung gamit niya. Siguro yun, nakaisip rin siya na may ganun yung ano niya, kaya nagpa-copy-trade din siya. Ngayon nga, kunti lang i-re-risk niya dahil 62 accounts, kahit maka $10 ka lang sa isang araw, ang bilis niyan, $10 times 62. O magkano agad? Parang hindi risky pre ba? Pero araw-araw, hindi yan. 10 times 62. O di, may $620 ka agad. Kasi pangit kasi yung ibulyo mo yung ano mo, ibulyo mo yung lot size mo. Tapos kung kikita ka ng 650, magkamali ka di ang laki agad ng ano, ng ano pero kung $10 lang kahit mag 1 lot ka lang pre. Pagtiyagaan mo lang yan kahit 5 lots ka lang o 0.00 point basta maka $10 ka lang tama na kasi sa 62 account may 620 ka na agad di ba? Lalo na pag maabot ng 5 ng kahit 50 lang. 50 times 62. O di may $3,100 isang araw kaya millionaire yung masyado siya ngayon pre yun ang sikreto niya tinuro niya sa akin sabi niya sir kung may pagkakataon na gagaling ka sa trade yun ang gawin mo yung sarili mo ikapit trade mo kasi hindi yan para sa akin nasubukan niya daw yun pre nasunugan siya halos million daw yung account niya ngayon naglaki siya ng mga lot size kasi nga para kikita ng malaki yun nung bumaba yung kasi gold trader siya nung bumaba yung si gold hindi niya na naagapan. Kasi ang bilis kumain yan si gold pre lalo pag malaki ang lot size mo, di ba? Sunog siya dahil hindi siya nag-stop loss. Ngayon, ang tik-tik niya ngayon, wala pa naman yata ito, magkintuhan muna tayo. Ang technique niya ngayon, yung tinuro niya sa akin, maggawa ka ng sarili mo na account na napademehin mo. Kahit una, 5 lang. 5 lang. Tapos pag tagpa 500 lang. Tapos maliit lang yung lot size mo kasi yung 500 pre na ano, 500 na equity ko. Ang kahit $101 kaya ko 'yan. I-trade pero dahil nga ako kumbaga greedy na ako. Hindi pa ako maghinto 'yan, 'di ba? Nakita naman niyo pag mag-post ako diyan, totoo man 'yan, hindi 'yan ano. Kaso nga lang nadadali ako pag nag-greedy na ako, hindi katulad sa disiplinado. Pag tapos ka na mag-trade, kinabukasan na naman or pag may magandang entry, palipasin mo ng ilang oras sa akin. Walang ano kasi. Ngayon, para sa akin, yun ang maganda talaga.
technique lang yan na huwag hindi natin magpakapit trade sa ano yung sa social media. Pero kung may pagdagdag rin na income, oh, pwede rin. Pero mas maganda yung ganun, pre. Yun, yun ang tinuro ni Sir Bin Minton. Kaya lalong umaman yun siya eh. Pero bago daw, sa ewan ko lang kung magsinungaling na tao yun, bago siya. Kasi nasunugan ako nung una. Sabi ko, sir, tinawagan ko agad siya. Madaling araw kasi nasunog yung account ko na $2,000 yun. Sinabihan pa ako yung trade niya ba. Sir, hindi natin masisi ang market. And for spraying, this one's ano yung kaya yun pre, ito isi-circle habang wala pa nag-bid. Yun ang kaya tinawagan ko siya, sabi ko, sir, parang ano ako. Siyempre malaking halaga yun, yun ang pinakaunang malaking nasunog sa akin. Mga 200,000 mahigit yun. Kasi nagka-profit na ako noon eh. Sabi ko baka nasabotahe ako kasi nga nung pumasok ako sa kanya, gold trader na rin talaga ako, kaso lang hindi ngayon sinasabayan ko yung entry niya. Ngayon kahit hindi nagtaka siya, hindi pa siya makaprofit yung mga entry niya, ako profit na. Oh, ngayon, sa isang araw, minsan, maka-500 din ako noon, 500. Biro-biroin mo yan, pre. Tatlong araw sa gunso niyan, 500, 700. Pang-apat na araw, ah, ubos lahat yung, basta mga 3,700 lahat yata, ayun eh. Pero yung capital noon, 2,000, tas naging 3,700. Isang entry ko, ang entry ko noon, oh, 7 lot size na ano, 5-0 ba? Pitong piraso kasi tantad masyado ba? Pero nagtaka ako kaya tinawagan ako siya, sir. Ang in-entry ko, sir, dalawa lang talaga, sir. Bakit naging pito yan? Sabi niya, sir, siguro dahil sa overtrade ka na, sir, isang araw ka na nagtitrade, siguro nakalimutan mo na, sir, wala kang pahinga. Tiningnan niya yung ano ko, pre, kasi nakakapir ako sa kanya, tiningnan niya. Sabi niya, sinabihan niya talaga ako, sir, believe ako sa iyo, pareho tayo gold trader. May potential ka, sir, kasi biruin mo yan, sir, wala ka masyadong blue. Ay, wala kang pula, kaso lang, yung ginagawa mo, sir, naranasan ko yan, sir, panalo ako 3 araw, 5 araw sa gunson. Pero isang araw, umus lahat yan, sabi niya. Huwag kang mag-alala, sir, kung ilan yung talo mo ngayon, sir. Ako, sir, bago ako naging nakabawi sa profitable, nag-away na kami ng misis ko. Kasi pati daw yung bahay niya, ewan ko lang, parang hindi man sinungaling na tao yun eh. Pati yung bahay niya, kasi nag-ano ako sa kanya, bakit nasunog yung account ko eh. Ako, sir, huwag ka lang mag-surrender, sir. Kung may pira ka, hindi natin masisi ang market, sir. At saka naglaki ka pa ng loot. Pero ano, pre, isang ganun lang, pre, 3,700 yun. Parang pag-entry ko pa, isang baba lang ba? O nga, parang naano, parang si naano ba, nahigop ba? Ha? Kaya, yun pala, hindi ko alam kasi bago pa ako noon. Yung time na pala yun, pre, ano pa yun? In-ip pala yun. Di ba? Biglang gaganon yun, ano? Di ba? Haba. O, babalik. Yun ang time na yun. Isang baba lang yung print ko. Pero doon ako, sabi ko, sabutahin na. Kasi kung saan ako nag-entry, lahat ng entry ko, binalik ka niya, sumubra pa, tapos nasunog yung $3,700 ko. Tapos wala akong lot stop loss. Yun nga lang, malaki nga talaga yung ano ko, talaga yung lot size ko. Kaya, sanay ako, dito sa atin, sabihin ko sa inyo, sanay talaga ako, aminin ko, hindi ako komportable sa maliit na lot size ito. Kung sino nakarinig, huwag niyong gayahin yan, yung mga diskarte ko. Hindi ako sanay talaga sa maliit yung lot size. Iwan ko ba, pre? Kaya siguro ngayon yung paghihirap ko rin na ano, basta sinusunod ko rin namin yung mga toro, pre, yung mga price action lang talaga, yung radya, yung mag-manood ako. Kunukuha ko yung paano magbasa, paano ang tamang entry rin. Kaya yun ang ina-apply ko sa gold. Kaya ina-apply ko rin talaga yan. Kaya yung nangyari na yun, doon niya ako sinabihan, ikaw, sir, may nakita ko may potential ka sa gold. Parang kasi sabi niya, talo mo pa ako, sir, eh. Sabi niya, yung sa'yo, wala, nakita niya, wala ka talagang blue. Kaso lang, minsan lang pagkakamali mo, ubos. Sabi niya, i-work up ko daw yung pag-gold trader ko. Sabi ni Sir Bin, hindi ko makalimutan yun, eh. Kaya, nahimoral ako.
diskarte na naman para magkapag-trade uli. Deposit uli. Sa kanya, sunog na naman. Ano ang... Pero ano yun, pre, ang na... Naubo sa akin sa kanya. Pitong account. Iwan ko lang itong dito sila din-din. Sila ano kung ilan to sa kanila. Pitong account na tagpa 500 yun. 7 times 5. Pitong account yun. Iba pa yung profit. Nabawi rin. Kaya yun. Naisip ko na maganda pala yung multi-terminal, pre. Yung basta sarili mo lang yung anuhin mo. Yung kahit... Pero sinabihan niya na ako dati. Alam mo, sir, bilib ako sa mga trades mo sa gold. Kasi tinignan niya yung record ko, eh. Kaso lang, masyado kang, ano, sir, malaki yung lot. Yun ang ano talaga, yung malaki masyado yung lot size mo, sir. Tapos yung equity mo hindi angkop sa lot size mo. Tama man, pre, di ba? Tingnan mo kahapon, muntik madisgrasya yung ano ko sa kay GG lang. Hinold mo pala hanggang 1:30 na. Di, inold ko yun. Pero sabi ko, ito, pero kinabahan na rin ako, pero sabi ko, ayaw ko na mangyari. Kasi, usang alawa, di ba rin na, basta may matir lang, kaya ko pa ma-recover yan. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko pa yan, alam ko. Kaya, kinaplos ko na lang, sabi ko. Di ko lang sinabi ko lang sa iyo mga sinabi ko lang mga 700 ba kasi nakakahiya. Kaya nga 'di ba? Nag-enter ako rito, nag-secured na ako rito. So hindi ko alam kung bababa pa, 'di ba? Kahit naka-profit na nga ako, nag-secured na nga ako, kinlose ko na nga lahat. Kahit alam kong bababa pa kahit 139 100. So, ganun din yung psychology pag sa losing, pag nasa drawdown ka. Cut mo na agad pag ano. Hindi natin alam. Kahit bumalik man yan, okay lang. Kasi kung hindi babalikan, napaka-stress. Kaya nga eh. Kaya sabi, naisip ko sana, kinaplos ko nang sana yung tag $200 pa yung bawat isa. Oh. 400 lang sana yung talo ko, sabi ko sa isip ko ba. Pero wala na eh. Huli na ang lahat. Pero sabi ko, re-recoverin ko. Gabi pa lang, nag-recover na ako sa naka $300 na ako kagabi, dahan-dahan. Kaya kanina umaga, nag-entry ako kay Gigi ng sale. Kilinos ko agad, parang alanganin ako, baka mag-buy to si Gigi ah. Tapos ayaw ko pa na ma... Nung isang linggo, mga talo siguro ako mga $200. Isang linggo yan ah, na trade ko. So, nabawi ko naman sa kahapon ng isang trade lang. Pero so hintayin natin mag-close tong candle na to. So medyo madugo yung ano ngayon na. Buy talaga yung ano mo yan, pre. Buy na siya ngayon. Magbabay sana ako kanina kaso nag-close sa loob ng range. Tapos na-break to in just 5 minutes pa lang. Sabi ko, tsaka na. Baka bumalik po rin. So, hintayin na lang natin mag-close. Candle na. Kasi may masyadong maaga pa. Nag-ano na pala si Gigi ng ano ah, alas dos. Per hour candle. Ina-analyze ko rin to si Gigi pre para lalo madagdagan yung analyze ko sa gold din ba. Malaking tulong din to si Gigi sa akin. Lalo na yung mga mag-analyze ka, tinitingnan ko yan yung kay Rad. Parang kasi ina-apply ko yan sa gold yung mga entryhan ba. Pero fictable naman. So ang issue lang rito is may ano tayo rito
natin kung magko-close siya above dito. So, hintayin natin mag-create ng resistance. So, pag na-break tong resistance na to, pwede natin anticipate yung price hanggang 139,400 o kaya 350,339. Pre, sa IC market, ilang account bang pwede magawa natin dito? Pwede, pwede. Ilang, kahit ilan. Kahit 10, kaya? Hmm. Dalawa lang, ha? Pwede. Basta same name lang, pwede. O kung yung mag-add-add ka lang ba? Mag-add ka lang. Hmm. Kasi nga, mag-ano ako ng multi-terminal para hindi ako masyado maano. Yun, subukan ko yun. Una muna, kahit mga limang tagpa-500, so tatlo muna. Hmm. Tapos, pag mag-profit, i-transfer ko sa isa. Para dugtong-dugtong ba? Hmm. Para, kasi, ang bilis lang kukunin talaga ni gold sa para sa akin, yung $100, ang bilis lang talaga ba? Kasi, at least, kung may 10 account ako, tapos, 10 account, tapos tagwa $100 lang yung kukunin ko kay gold. Hmm. Magka $1,000 agad ako isang araw, di ba? Hmm. Pagplanuhin natin. Di, totoo yan. Kung sino yung makarinig dito, totoo yan. Kasi, pwede naman, di ba, mga copy trader. Kaya sabi ko sa yung kaibigan ko, yung copy trader din siya. Yung copy trade, parang ganun din pala yan, pero kaso lang, may ano yan sila eh. May, hindi ka pwede maglaki ng lot. Sa akin lang, kung ganun gagawin mo, parehas lang din naman kung tawag niya na pagsasamahin mo lahat. Halimbawa, may 1 million kang account, di ba? So, kung hatiin mo yan 1,000, 1% yan is, magkano ba? $10? Oo. Oh, di ba? So, sa 10 yan, pwede kang kumita ng $10. So, sa 10, 100, di ba? Oo. Oh. So, ganun lang din naman kung pagsasamahin mo yung account. 1%. Paano ba? Kung gusto mo, kung nasa plano mo talaga na mag-risk ng 1% or 2% sa isang araw, parehas lang lang din naman. Ano? Hey, paano pre kung mabaliktadan ka? Kaya nga, ganun din sa ano, multi-terminal. Paano kung matalo ka ng $10? Lahat yon $10, talo, di ba? Oh, pero at least, hindi siya masyado malaki. Malaki. Kung kunwari, bawat account mo may $1,000, di ba? Malaki pa rin. Kasi, tinda. Pero, same ano lang din. Hindi siya malaki nga. Same risk pa rin. Kasi 1% ni risk mo. Pero ang isipin mo kasi, parang ang bilis mo lang bawiin kasi $10 lang, isa lang yung harapin mo eh. Tapos pag malaki agad yung titingnan mo, katulad sa akin, di ba, natalo ako ng 1.5 kahapon. Parang so, hirap ko babiin ngayon. Ngayon, kung natalo ka ng 1.5 kahapon, kung 10 yan, di ba? Oo. Ano yan? Di ba? Kung 10 yan nakakapi sa'yo. Ay, di. Pero pag 10 na yung sarili mo, may hindi mo na paabutin na gano'n yung, ano mo, kasi kung may 10 ka, tapos may 10 ka, ang limit mo lang yan sa isang araw nga, $150 lang, kasi parang tapos na agad ba? Kasi hindi pa ako, ang kalaban kasi natin dito sa trade, yung sarili natin, pre ba? Hindi tayo makontento, di ba? Katulad ngayon, kunwari magka $50 na ako, tapos may 10 account ako, tama na kasi nga, lahat yun, kung kwintahin ko, satisfy na ako, makasatisfy na ako kasi may $500 na agad ako sa isang araw. Kasi kung isang account lang, pag ganun mo, grabe pang tingin mo sa, ano ba na, sana abutin niya yung stop loss, sana hindi matamaan yung stop loss. Pero kung maliit lang yung risk mo sa isang account lang. Kasi para sa akin, pre, parang mabilis lang kasi yung $10 ba or $50 ba, parang mabilis mo lang kunin. Hindi ka agad maano, hindi ka ma-pressure ba? Kasi connect na. Pero yun na, may ano ka talaga, may limitasyon ka. Kasi nga, baka pag malaki yung isa, yun nga lang, kunti lang nga lang yung kukunin mo. Kasi kunwari, $30 lang. Tapos may 20 account ka, di ba ang $30 ang bilis lang talaga natin kukunin? Depende. Hindi ka na maglagay,
punto ang entry. Hindi, mabilis lang talaga, pre. Oh, mabilis lang, oh. Lagyan mo ng ano, kaso lang di pag sa GG kasi parang ang tagal ng $30 doon kung kahit na tutok na siya. Pero kung sa gold lang kasi parang isang ganun lang close mo agad. Kuha na. Pero kay GG kasi ang haba pa lalakbay niya eh. Ang haba pa. Pero itong strategy na yung ganun, pang good lang kasi ang haba pa ng lalakbayin mo. Maganda lang kay GG din kasi pag mabaliktadan ka, hindi masyado masakit yung ano. Kay gold pagkahapon yung ganun, sunog yung account ko. Yung ano ko kahapon, yung ganun kahaba, tapos nag-hold ako. Pero kung gold yun, alam ko, hindi ko na talaga... May hangganan ako kahapon eh, doon sa week eh. Sabi ko, pag lumagpas yan dito, mag-close na ako. Lumagpas nga. Nung pag-close ko, grabe, sumubra. Grabe, sobra-sobra pa yung ano niya, yung baba niya. Kung na-hold ko yun, ubos yung isang account ko. Yan nga. Mas maganda yan. Planuhin mo yung trade mo, kung saan tawag niya na saan ka mag... lalagay ng stop loss kasi hindi natin talaga alam kasi yung move na yon Brexit ano yon Brexit news unexpected di ba? Oh. Bali sinamahan nag-confirm mo ng technicals bago maglumabas yung Brexit deal. So, hindi natin alam. Pero di, tama naman yung ano mo kahapon, pre, yung tama naman talaga yung analysis mo kahapon. Kaso lang, hindi nakalain na ganun kahaba. So, hindi natin talaga ganun kahaba. So, gaya niya na kinuha ko lang yung plano ko. So, $300 lang. Pwede na ako. So, kinuha ko na. So, hindi ko na sinulit tong move na to. Kung halimbawang maglagay pa ako ng... Kahit maglagay ako ng tawag nito yung break-even, di ba? So... Malayo, hindi aabutin. Malayong abutin, di ba? Kasi nandito eh. So, nag-decide na ako na hanggang dito na lang. Di bali nang, kasi nakuha ko na yung gusto ko eh. Siguro yung one lot mo kahapon, pre, kung nadiritso yun. Nako. Pre. Okay na yung withdrawal mo? Sa IC? Hinanapan ako na ano, pre? Yung ipasa, yung statement of bank of statement ba? Yung probe na pangalan ko talaga. Ganun pala yung IC? Hindi naman. Anong sinabit mo na probe na bago ka na qualified? Yung gusto niya yung sa banko, yung ano, yung passport ko at saka billing ng PLDT, yun lang. Hinanapan. Pero nakasubmit din ako ng bank of statement. Nung una. Ako hinanapan ako eh. Nag-email na kailangan magpasa para brama. Ito para ang sabi niya ito. Ah, madali lang yan. Kukunin mo yun sa bangko mo. Dito, ito. So, 15 minutes rejecting this price. So, kung makita tayo na susunod na candle na magbe-break sa area nito, so, pwede natin anticipate yung price hanggang 18. Statement of 139 to 50. Bank statement for proof of ownership ang ipangayo, pre. Kay coach, hindi ba siya hininga, no? Ano ba ang ginamit mo pag deposit? Yung ano, sa... PayPal? Union Bank, tapos sa PayPal. Bakit dalawa? Ay, di. Yung ano ko, yung pira ko, nasa Union Bank, nasa inano ko sa PayPal. Ah, dapat diniretso muna para hindi ka nahingian. Eric muna.
Ayaw man, hindi man niya tanggapin, pre. Tanggapin yan. Ay, nahirag. Ha? Tanggapin yan. I-decline niya yung diretso sa bank to bank. Iwan ko nga eh. Ah, tanongin mo si Ryan. Ganyan din ginawa niya. Bank, diretso na bank to bank. Sa kanya, wala. Hindi naman siya hiningan ng ano, bank account. Kasi sa kanya naman nakapangalan. Magkuha nga ako bukas sa bangko eh. Sabi ko, pinahirapan pa ako ng IC Market ah. Di, ano lang yun, pre? $100 lang. Para ano ko lang po, di ba? Yung record na para may withdrawal talaga. Pinidraw ko na kasi lahat din sa Light Forex, dahil sa Light Forex ano? Laki. Nakakalumural mag-entry, mag-scalping, hindi pwede pang scalping. Lumural talaga. Kapag maalanganin ka, i-close mo, lugi ka pa, talo ka pa. Kasi kahit blow na. Pero dito sa ano, IC Market, dahil punti lang, di masyado, kahit pag medyo maalanganin ka sa sagol, mag-scalping ka sa sagol, kasi i-close mo agad siya, para ba, kasi baka nga maalanganin ka, hindi masyado. Mabagal si JJ ngayon, pre, ba, no? Kaninang umaga pa siya, oh. Kunti pa lang yung ginalaw niya. Maganda nga rin ganito, kalmado, eh. Kasi mahirap yung sobrang volatile, pwedeng tamaan yung stop loss natin agad. So, tingnan natin itong 30 minutes kung magko-close above sa area, dapat i-respect tong low ng previous candle. So, kung titingnan natin sa 15 minutes, bearish. So, ang magandang entry is pag-break na itong high ng bearish candle, 15 minutes. Kasi against sa direction natin itong 15-minute candle. Pintayin mo natin ma-break itong high na ito bago mag-buy. So, kung makakapag-entry tayo rito, may stop loss tayong 10 pips. Yan ang tinitingnan ko lang sa iyo, pre, yung mga analyze mo na ganyan, kasi o nga, kasi lahat, kaya lahat tayo dito. Yan ang patanda natin, yung ano, yung mga mag-analyze si coach. Sa 30 kasi, minute makakapag-entry tayo ng buy kasi nasa direction natin. Kaso titingnan natin sa 15 minute, hindi, di ba? Na-bearish eh. So kailangan muna natin ma-break tong high para yung chance natin sa buy is mataas yung percentage. Yan, yung probability. So ngayon, pag nag-entry tayo rito, pag na-break tong low, so pwede natin i-cut yung 50% ng trade natin. Tapos, pumunta man sa natin, at least hindi tawag niya na full position yung pwedeng matalo sa atin. Until 139, 250 or 200, kuha tayo ng 12 pips. Kasi malaki naman yung range pataas. Sa 27 pips.
So 30 minute close above resistance. So kailangan lang i-respect tong low para mag-continue tayo pataas. So na-break nyo na yung 15 minutes. So may 30 minutes pa tayo yung pwede na. Parang fake out ng language na. Parang. Kaya nagdadalawang isip ako mag-buy rito. Area na to. So kailangan muna makita natin na i-reject niya tong. Mas maganda mag-sell, no? Kasi clean sa baba. Pag na-break tong area na to. Hindi natin alam, i-reject niya ulit to, tapos umakyat. Diba? So, tingnan natin kung i-hold niya as support to, area na to. Kasi yung 4 hour, walang week eh. Tapos may biglang Brexit. So wala namang high impact news. Ay ka! Si ano ngayon na si GJ malumana tiyan si Gio si Gio tiyan natin ganun din si Gio GJ. So maganda ang ano ni UJ. Kailangan natin maging maingat dito kasi di bali nang ma-miss natin yung move.
Hello. Bumabalik yung 1 hour candle. So, tingnan natin itong 1 hour candle na ito kung magko-close below sa area na ito. Delikado ata to sa privacy kasi parang tingnan yung 4 hours parang greatest. Greatest. Eh. Kailangan natin mag-break tong area to. Kasi may clean move tayo pababa. Akala ko nga kanina yung previous 4 hours bababa na. Oh. So nag-wake. Oh, ito. Oh, nag-wake yung 4 hours. 1 hour candle, nag-close sa lahat ng candles. Kasi may kita natin may ano rin dito. Tawag nito. So maganda yung closing tapos break. Pag mag-fake out, tapusin yung bababa ito. Parang alanganin sa buy nga, bro. Alanganin pa. Kaya hindi ako nag-buy. Kasi tingnan ko yung 15 minute. Uy, bearish man yung 15 minute. Kung mag-buy tayo dito, dapat yung strong permission. 30 to 1 hour. Hintayin muna natin. Dati nag-aggressive sell ako pag ganit eh. Kaso yun. Mahirap. Ano? Hindi lahat ng nag-break. Pre, hindi lahat ng na-break pumunta sa direction natin. Oo. Kasi walanganin yung ano, yung tawag yan, yung range. Kung nasa 30 pips to, pwede tayong mag-entry ng set para i-retest tong support. So, ito yung tinatawag na bullish fake out. Akala mo breakout na, uy, buy. Pero hindi pala. Pre, Ronel. Batiin mo naman yung nanonood sa ano. Tinan ko, pre. Team Sugarol. Mga Team Sugarol dyan. Ay, hindi ko pala napasa yung link. Mayroon. Yung nanonood diyan sa ano sa salamat yung nanonood diyan sa shout out sa inyo. Yung nanonood diyan sa live trip ngayon. Si JJ ringing pa siya ngayon, wala pa tayong ano. Yun ang sabi ni coach natin. Wala pang yung price action kay JJ ngayon ano pa. Waiting pa tayo kung magba-buy or sell. Shout out sa inyo diyan yung nanonood sa live trip. Yung mga team si Garol diyan. Sir Marco, nandiyan ka ba, sir? Magandang hapon sa inyo.
Drop ulit na. Yosi muna pre. Closing below 800. Gusto ko makita rito.
para mag-move tayo hanggang 500. Tapos hanggang dito. So ayun, nasa GJ. Pa, wala pa rin pre si GJ pre. Wala pa rin. Parang nag-ano si GJ, nagpahinga siya ngayon eh. Cringing siya masyado dito sa ano sa 1 hour. Para sa akin yung bias ko nito is para sa akin lang pre ah. Chill. Mag-workout yan pag na-break natin tong low. Sa totoo kahapon chill man din yun na din yung na-bias ko doon kaso lang ano? Naunahan lang din ako ng vibe nung umaga ko na tirada kay Gigi. Kaya nag-hold ako kasi yung entry ko na yun umaga pa yun eh. Nag-ready kasi ako noon. Naka-profit ako ng ano yun? 500. Yun, nilagyan ko ng bali one lot yun eh kasi dalawang 0.55 ngayon. Muntik na naka-profit na ako. Mali na yung akala ko tutuloy siya ba? Mali talaga yung mag-entry ka na nasa tuktok na siya ba? Nasa baba na rin masyado. Akala ko
Akala ko tulad ni sa tulad katulad si sa, kay Gulba kasi pag pipitik lang kunti, madali mabilis mo na close si GD, mabagal eh kaya yun. Hindi ko siya na close yan, tuloy-tuloy na. Pero habang wala pa yung zoom mo, nag-analyze ako, seal talaga to. Nag-analyze kami kagahapon ni bro Joselito. Pero sabi ko, dahil nakabay na ako, pero sa akin bro, sabi ko, buy to kasi, pero nakabay ako eh. No, tapos na-aksidente ko pa yung buy. Oo. Pero kung alam mo nga talaga, kaso mali nga talaga yung ano, hindi ko naisip na yung nag-cut loss agad ako na nung, ika-cut loss ko sana yung ano, yung sabi mo mag-entry ako ng i-hedging ko ba? Oo. Oh. Ngayon sabi ko, baka mga pulse ano to, mapulse, ano na naman, diba? Pulse entry. Pusang gala, yun na tuloy-tuloy na. Hindi, wala na, hindi na ako nakapag-hedging. Hinayaan ko lang kasi akala ko, mababa lang. Umaasa sa pullback ba yung, yun na. Kung hindi ko na-close yun, ubos yung isang account ko. Kasi, biruin mo yan. Akala ko si gold lang yung, ganun ano pre, umabot ng, ganun kalaki yung ano? DJ, kayang ganun yun yun ng surprise. ilang araw yung inano ni DJ kahapon, no? Yung ilang araw yung sa D? Binaba niya rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bali 6 days. 6 days, isang araw lang. Isang baba. Isang araw lang, walang araw sa kanya, pero 6 days tayo nag-antay. Biruin mo yan. Yung mga team Sugarol dyan, baka may nanood na, baka ng hapon sa inyo dyan. Kung yung mga nag-aral ng yung nag-aral talaga na ano, gusto matuto mag-trade. Kung araw-araw pa sila dito mag-subscribe, yung tapos pakinggan na nila palagi yung usapan natin dito, mag-buy or sell. May mga mabilis sila matuto, mabilis mag-idea talaga. Kasi pag sabi mo pa rin na entry tayo ng buy, oh, mag-buy din yung nag-aral kahit di mo lang. Talo ko. Di mo lang, oh, ganun talaga yan. Hanggang sarili mo rin mag-analyze. Kasi lahat tayo trader pre. Kahit yung isang trader rin na nakilala ko, sabi niya, aminin ko, adi, mentor pre, magaling na mentor yon. Aaminin ko, mentor ako. Kaso lang, aminin ko na yung tinuturuan ko mas magaling pa sa akin. Kaso lang, ito yung passion ko, nagiging mentor ako. Dito rin ako kumikita sa pagiging mentor ko. Sabi niya. Kasi yung tinuturuan niya mag-trader pre, mas magaling pa sa kanya. Totoo naman yan eh. Kaya ako, believe ako sa'yo pre, para kang si Michael Jordan, round ba? Mentor pa, trader ba? Nga, si Michael Jordan, di ba? Ang galing na basketball player yan. Lahat, 3 points, dunk. Parang ikaw rin, pre. Kaso nga lang, ayaw mo yung stress na pag-trade eh. Kasi kung talagang pagkatapos nito, nagkaharap ka pa rin sa ano. Eh ako, wala akong magawa talaga. Pag umaga pa lang, paggising ko, paglabas ko, paggising ko, kaharap ko na agad yung ano, laptop ko, cellphone. Wala akong parang na-addict na rin ako nito palagi nakatingin. Kaya ito si Gold, kabisado ko na yung parang bago ko lang talaga ito na kabisado si Gold ilang weeks na. Palagi ako ano kay Gold. Parang alam ko na yung galaw niya ba sa kandil. Malalaman ko na pabalikan niya pa or hindi. Pero yung si Gigi. Pero kung hindi ako na ano yung kay Gigi kahapon, hindi ako na nasa Warzone ako kay Gigi kahapon. Nasabayan ko yung pagbaba rin ni Gold. At saka yung napunta ka pala sa gulag. Na Warzone, nasa ako ka, na ako kahapon eh. Na Warzone ako kay Gigi.
Hindi ako makapagpugos. Nakatingin lang ako palagi sa negative ko. Patay na, patay na. Lumalagi na, lumalagi na. Kung hanggang tapos tinitingnan ko rin yung equity ko. Patay kung ano pa to. Susunugin to. Kaya manunog ng account ni GJ. Basta nag-hold ka ng ano, malaking lot size. Parang katumbas pala to si GJ ni Gold eh. Manghod ni Gold, pre. Ano, pre? Manghod ni Gold. Manghod ni Gold. Tingnan nyo kung magising kayo ng pag magising kayo ng umaga, sino dito na ano? Di ba pag umaga, pre, mga alas 6 ang laki ng ano, na spread alas 5, mag alas 5. Ang si GG ba? Mas malaki pang spread kay Gold. May pindot lang yan. 5 to 6. Kami nga lang. We're breaking the low of this candle. So, tingnan natin kung saan magko-close to. Saglit. Nakita ko yung kaya napagsa ang bias ko rin ito, pre, para sa akin. Nakita ko kasi dito sa ano, pre, sa 4 hour candle yung ano niya. Yung sinundan niya na 4 hour. Yan na ano yan, ang tawag niya na candle, ibig sabihin yan pababa siya. Parang pababa na si Gold ah. Nako, pre. Oh, pre. Secure na ako, 10 pips. GG. Aba, naka-sale ka na, pre? Oo, kasi nag-pick out. Tingnan ko yung... Taglit. Nasaan daw, Diyos? Di ba yung... Inaano niya yung forex niya? Sino yung hindi naka... Oo, oh, wag talaga disturbuhin pag naka-trade. Secure ka na, pre, ah. Magandang entry to rito kaso hindi na ako nag-entry. Nung na-break yung ano? Nung na-break yung previous 30 minutes. 30-minute candle, pre. Pag na-break. Nung na-break, naging pre ako. Busting nga ako yung 4 hours. Gumawa na ng high week. Malabo na. Basta gumawa ng week. Kasi hindi ko lang mag-reverse. Mag-reverse yan. So it is closing above the support. So walang sell. Siguro pag break na itong ano na ito. Chris. So, parehas ang nangyayari kahapon. Be careful. Yung nasa live stream dyan, kung sinong kursonada, sasabay sa akin, alas 3, mag-entry ako ng buy kay Gold. Grabe, agimat. Agimat naman. Buy kay Gold. Wala, pre. Alas 3, mag-entry ako. Very si Gold, ah. Hindi, water na ko. Pero scalping lang to. Kasi pagpatlak niya ng alas 3 yan, yung candle ng 4 hour angat muna yan, doon ako kukuha ng buy. Paano kung biglang bumaba, hindi na gumawa ng ano? Di, ganun yan si Gold, pre. Ganun. Minsan, di, nakita ko kasi si Gold sa ano, sa D1, bullish pa siya. Mm-hmm. Ngayon, pag malalaman mo yan kung didiritso siya. Plano ko mag-entry about 138,800. Walang agimat, no? Walang agimat sa akin to. Kay Gold, ano lang to. Technical analysis at saka price action na nandito sa ano kay GCB. Mga price action ni GCB. So, yung sell. Maliit.
bumabato, iuso ko na lang yung stop loss. Hammer pala nag-close si Gold ng ano ah, alas 3. To get construction done. So, dito ng 15 minutes, kung ma-break tong high na to, close ako ng kalahat. No money, you move it. All right. Victory and all at rest. Your day. Sa inyo na ano, pre? Kanasaba, pre? Dili. You wear pajama? Why? Yeah. Why? I'm wearing pajama. Why? I'm wearing pajama. Why? You don't have panty. Mommy, yeah. Hi, kay Jerome. Saka hindi pala ako nakamute. Baba na si DJ. Yan na, agimat sir, agimat. Wala, hindi ako nag-agimat, bro. Mas mahirapan ako sa agimat sa price action. Syukuriya. Pero maganda rin yung agimat kasi pagsasabi siya kung pagtingin mo kung saan papunta yung ano yung markitas yun, analyzing mo na lang din sa ano mo sa chart.
Kenton, eh, coach? Dito. Ako, lahat lang kuhan ka nang mag-close before, below the support dito. Pwede. Mag-close yung candle. Oh, grabe si bro, Vladimir. Pugi. Ulan to din lahat yun. Nag-reject. We will go down. Kailangan natin, kailangan ko lang mag-cut ng loss pag na-break. Kasi ina-anticipate ko na upon breaking this low, mag-create tayo ng trend pababa. So, alam niyo naman si GJ, hindi minsan nagko-close dito banda, so malayo na yung stop loss bago tayo mag-entry. So, kailangan na aggressive entry rito. So kailangan din na ma-spot natin yung ano, yung kung saan tayo magtawag na ano. Good morning, John Pierre. Ayaw. So, kaya ako nag-stop loss na above 30-minute candle kasi kung dito, mahihit yung full position natin. So, pwede pa tayong mag-cut ng loss pag na-break itong 15-minute high. Pizza.
ba? Cellphone ako. Yara. Come on, GJ. So maganda, kalmado si GJ, hindi magalaw. Go, GJ, go, GJ, go! Kasi kung magalaw ito, pwedeng... My eating stop is not. So 15 minute close inside the range but still bearish. So once ma-break natin tong 15 minute candle na to, so we can probably drop until 500. Nakakakabas. Pagkakabahan, basta alam mo kung saan ka magkakat. Tsaka alam mo rin yung risk na... Kasi kung naka 10 lots ka rito, kakabahan ka eh. Huwag kabahan. Mau cellphone, Bekaret, be. Kasi nireject na natin tong high. Kailangan lang ma-break tong ano na to, tuluyan. 30 minute is not closing yet. Break tong ano na to, tong low na to. Ayan na, bumababa na si DJ. Break na, malumanay si DJ. Grabe. Malumanay. Strong support.
So nagre-reject siya. I-close ko na yung kalahati. Yung ano. So kung mag-close ng bullish tong 30 minute, let's pull out ko na yung trade. Dito. So I close half sa entry na to kasi na break na tong ano. Ayaw mag-close up ng magic keys ko. So, still ranging in 1 hour. So, upon breaking this high, so, ibig sabihin nun yung probability na magtuloy-tuloy pababa is less na. So, we keep our full stop at 30-minute high bearish candle.
Umalik si GG pre ah. Pinlos ko na lahat ng position ko. Ito, dito na ako mag-entry kay Gold ngayon pag mag-buy. Dahil bumalik si Gigi, babalik na rin to si Gold. Baliktaran. Di ako nag-entry kanina ng buy. Ngayon na. Kasi nasa baba siya. Ayaw mag-ano. Bakit ganun? Pero mas malupit yung sa'yo pre. Oh. Magic talaga sa akin. Agimat. Agimat lang to. Yan sa'yo. Ayaw, magic. Mas pinipindot ko yung close up. Ayaw mag-close up. Ayan, magic. Mas malupit yan kasi magic na talaga ito. Agimat lang to. Magic. Kasi yung mga magic hero may agimat din yan eh. Magic, magic. Dahil ayaw mag-close up, kinlose ko na lang lahat. Nangyayari. Baka nag-hang pre. Tingnan natin kung makakapag second chance entry tayo rito upon breaking this bullish card. May tanong ako sa iyo. Buhat nung nag-aral ka na mag-trade, ilan na ba talaga ang nasunog mo nung una? Nung una ba, yung bago ka pa? Mag-aral. Bago ka... Nung hindi pa mag-aral? Oh. Mag-aral. Kaya ba, dati ba, magkano nasunog mo? Talaga nung hindi ka pa masyado, yung hindi ka pa, yun bago ka pa lang ba? Trade ringer, mga umabot yung 4,000. Yun yung dollar? Makalimutan eh. 4,000. May mga trader kayo na hindi dumaan ng sunog? Lahat naman dumadaan. Dito pala Jan. Jan Dimber, magandang hapon sa'yo Jan. Din. Good afternoon Neil. Good afternoon sa lahat. Mag-ano ka rin dyan, magsalita ka rin. Kinig lang ako sa'yo, Neil. Ha? Mag-trader lang ako sa'yo. Kasi yung barko. Mag-trader lang ako kasi yung barko ko na sasakyan uli. Pinaplano pa. Kaya ang tagal ko pa magsakay kasi yung barko ko na sasakyan. Pinaplano pa din. Dinadrawing pa na engineer. Dinadrawing pa na engineer. Nandito ba si pare Ryan? Wala. Wala. Nasa YouTube yun.
Work mode yan eh. Busy siya ngayon. Din, pag ayaw ko na mag-trade din, bitbitin mo nga ako pag magsakay ka ng barko din, kahit miss man lang. Din? Ah, huwag ka na sumakay, mag-trade ka na lang. Kaya dyan ka lang, nakaupo ka lang dyan. Pag miss man na lang ako, uli kasi wala na eh. Para makasakay lang uli. Yan, bumalik si Gold. Tama yung entry ko. So 30 minute close, bullish. Tama lang na close talaga. Good. Okay, mano lang close up magic. So 30 minute candle close bullish, no buys inside the range, no sells. So yung candle is bullish. Kailangan ko ng break ulit dito. Abdang muna si Din Din.
Did you know? So, grabe ranging GG rate. So, second chance entry upon breaking this low. So, tingnan natin yan. Magtutuloy-tuloy na si GJ pababa. Ay, patumpik-tumpik pa.
Kanina pa yan si Gigi dyan kanina. Akala ko tumuloy na siya bumaba. Oh. Yan pala, nag-ringing na naman uli. So kung mare-respect natin tong 30-minute candle na to, so we can probably go down until 500. Oh, Gigi. Don't break my heart. Don't break my heart, Gigi. Pero hindi ako nag-trade kay Gigi, pre. Nanood lang muna ako. Kanina, nag-trade ako. Clinos ko. Seal yung trade ko kanina na tama din pala yun, pero nag-close ako. Nangyari sa gold? Umangat na ba? Hindi. Umangat sa 5 minutes. Parang pareho nangyari kay Gigi. Sabi ranging. Last 10 minutes kaya gagalaw to si DJ or last 5 minutes? Yan lang yun, ano, si Gigi Privano, kasi pag malapit na yung oras, kasi abubulusok. Oo, pag malapit na matapos yung isang oras. Matapos, malapit na isang oras matapos. Yan yung nabandayan ko sa kanya eh. Sigur, hindi ganyan eh. Saan ba to? Eto, to. Gumalaw lang ng, tawag yan, ng mabilis, nung malapit na yung matapos yung 4-hour candle. Eto, to. Bumulusok pataas. Pansin ko agad. Itong madali lang naman sana to, pre, no? Itong market, no? Bakit di natin minsan mahuli-huli mapirpik ba? Kasi araw-araw ganun yung ginagawa niya eh.
bayan silang pero hindi talaga natin ma-perfect. It's management lang. So yun na, umagalaw na siya. So tingnan natin dito. Bumaba rin si Golda. Gamitin natin ang hiwaga ng 5 minutes. Buha lang yata ng buylo to si Gigi Pri at saka bababa. Yan. Grabe yung ringing niya dito sa 1 hour. Malaking buylo to pababa kung ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung mag-break. 7 hours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seminars. Malaking buwelo pa baba or paangat? 7 hours siya sa 1 hour. Mas ngayon, mas strong bearish siya ngayon eh. So titignan ko itong 5 minutes. Let lang yung stop. At masabi sa so mahina si pound. So good. So, may confluence na tayo na mahina si pound.
nagre-range pa rin si Gigi. Break na yan ngayon. Kaya nga, magbe-break na nga si Gigi. Go, DJ! Sige, DJ. Sige, sige, sige. Mag-enter ako ng cell sa DJ ngayon. Surprise na to. Dahil hindi siya nag-tagumpay umangat, siyempre bababa na yan. 2138-500. Cell, cell, cell. Cell tayo, good. Cell ako. Baligyan na ako. Kabaw, good. Kabaw, good. So once... ma-break natin itong 30-minute low. Shoot tayo rito pata pababa hanggang 138,500. So, ayan, three aggressive sell. Kung saan nagtatap palagi yung candle. Breaking. No more daddy. So, we have a 14 tip stop loss. So, kanina pa ito nagre-ranging, siguro magbe-break na ito pababa. Tingnan natin kung magtutuloy pababa. Gold GG! Gold GG! Ngayon, may, ito na yung last trade to. Kung matalo man, stop na ako. DJ, 1 minute drop, papuntang 500. Grabe, 1 minute drop. Power Ranger. No. Thank you.
Uy, nagbabadya na si DJ. So, close ko na yung entry ko rito. Ako naman nagang pa yung MetaTrader ko. Ano nangyari kay JJ Pre? Bumalik. Oh my goodness. Grabe. Masyadong paasa si Gigi. Yan ang sinasabi ko, pre. Diba, imbis na mag-entry tayo ng alin? Sell? Buy. Oh, sell. Dapat pinundit ang napindot mo doon, buy. Diba, matagal ko na sinabi ko yan kahapon, diba? Pag maisip mo na, psychology lang tong ano eh. Pag maisip mo na, mag-sell na ako. Indutin mo, buy. Parang nagkamali ka ba? Uy, nagkamali ako. Yun pala. Umangat nga si Gigi. Kaya nga eh. Gabi. Yun ang napapansin ko nito sa ano eh, kahit saan na ginawa niya yung mag-trade tayo. Paka-strong support na itong area na to. So doon na natin malalaman once na ni-reject niya na to. Wala naman mga yan, umakyat ka rin gold. Samahan mo si Gigi pa-akyat. So na-break na natin yung 30 minute high dito. So ibig sabihin yung selling idea natin is invalid na. May breakout na to malamang. Gabi kanina pa nagre-ranging eh. Pangat hanggang 139,500. Pwede tayo mag-buy, coach? Pwede. Impulse buy. Pag na-break tong area na to, stop loss. Okay. 15 pips. Tsaka na siguro pag na-break tong area na to, 139. Biglang lumakas si ano ha, GBP ha. Ayun no. Oh,
Close above this area. So, pwedeng maging high probability na mag-continue tayo hanggang 400. Yun, nag-close siya. So, tingnan natin kung mabibreak natin tong resistance na to. So, ayan na siya. Nabibreak na. So target will be 138. Tama to. 350. So kung titingnan natin yung 1 hour, nag-close ng bullish sa lahat ng candle dito sa kaliwa. Yan. So 1 hour is strong confirmation. Probably we can tap until 138, 500, 350. Yan. Ang masama kung mabreak ulit. So yun yung ano, pwedeng maging stop loss dito. Kasi hindi natin alam kung ibe-break niya pa yan dito. Nakapin baba ni DJ. Thank you.
Wala, ringing pala si, talaga si Gigi, pre. Mm. Kasi pag mag-sale ka, mag-buy siya. Pag mag-buy ka, mag-sale siya. Yun na, tama nga yung sabi ko. Kung isip mo na mag-buy ka, ang pindutin mo, sale. Kabaliktaran ba? Langyang Gigi ka. Kaya nung bago pa ako rin dati, nung nakaraan, yung real ko na ano kunan $200 ngayon nainis ako kung mag-buy ako magsi-sale siya pag mag-sale ako mag-buy ako, anong currency yun nakalimutan ko noon eh. Wala pa sa gold yun ang ginawa ko ngayon nag-buy-an sabi ko pag ganyan ko nag-buy siya ngayon kapag sale ko nag-buy siya. Naglagay ako ng buy ngayon. Paglagay ko ng buy, nasa gitna lang siya. Sabi ko, ano ba to? Parang hindi rin. Sabi ko, sabi ko ang tagal nasa gitna hanggang nasunog ako. Kasi nung pag-angat niya, nabitin yung seal ko. Nag-cutloss ako. Pag-cutloss ko, saka naman bumaba na naman. Cutloss na naman ako. Sabi ko, walang mapuntahan. O, tingnan mo parang ngayon ba, diba? Kung nag-sale ka, kung nag-buy ka, siya. Hindi mo napansin siya, diba? Ano ba yan? Pero siguro, tuloy-tuloy yung baba yata. Wala yatang, ito na yata yung sinabi nung ano, ah. Saan? Nung magaling sa gold na mahaba daw yung baba daw ni gold ngayon araw. Baka ito na to, ah. Sa daily, kung titingnan mo sa daily, yan. So, na-break natin yung 4 hour ng gold. So, ito na siguro yon, yan. Pinaka-magandang ano, entry kay gold. Clean drop. Okay. Nasi. Delikado to kung mag-ringing siya dito. Ringing-ringing siya. Bukas to. Ito na yung volume ni gold. So, pwedeng mangyaring retest to. Basta hindi ma-break tong low ng ano na to. Mag-retest ng opening ng London bago umangat. Parang signal yung nangyari kay JJ Prio sa 1 hour. Sabi nga ni balik. Oh. Sell ka na naman dito. Ha, yes. Pag mag-sell ka, buy yung pindutin ko kasi kung mag-sell ka, aangat man siya. Ayun na, bumababa na. Baka ito na yung pang ano niya. Kasi si gold, bumaba na rin si gold eh. Grabe, Chichi. Dandahan bumaba si gold talaga, oh. Hirap yung Chichi ngayon. Kahapon, walang kahirap-hirap si Gigi. Tuloy-tuloy. Na-stress tayo rito.
may nagtutuloy-tuloy pa. Tuloy-tuloy na nga bumaba si DJ. Si ano, si Luz talaga kasi by Ansel, wala man lang. Yeah. Si bro ano, si Jerome. Nag-buy siya? Pag-buy, yun nga yung kanina, pag nag-seal, pag mag-seal si JJ, pag nag-seal, di ba, gaya kanina, mag-buy siya. Pag mag-buy ka naman, mag-seal siya, ito yung nangyari, buy and seal, walang tinamaan. Buy and seal. Ito, hindi ako nag-trade kay JJ. Gabi, ang lalim ng hugot ni JJ bago bumaba. Hugot pa more. Oh, ngayon lang bumaba si JJ. Ikaw, Gold, baka bigla ka rin bababa, ah, ng mahaba. May buy ako, isa akong buy. Tama na yan, dyan lang muna. Pagdating ng alas 7 nito, alas 6 saka to babagbag si aakyat si Gold. Alas 6. Oh, alam mga alas 7 pag since candle ng ano. Ganun din yan si JJ. So, tingnan na lang natin to. Close na siya sa ilalim, so malaki na yung possibilities na mag-trap siya until 138. Ngayon bumanat si Gigi, ah. Init muna yung stop loss. Kaya pag ako nag-trade, pre, ganun yung ano ko. Eh. Pag naka-seal ako, nari, naka-seal na ako. Tapos umakyat siya, patunayan ko na talaga na-seal yan siya. Tapos, hayaan ko lang. Kung ako yun kanina, nag-seal ako, hold hindi ako nag-cut-loss. Hold ako, di. Yun, tsambahan na bumalikan. Kung ako yung nakat-seal ako nun kanina, una, nag-seal tayo. Nag-hold na ako nun. O di, nabalikan nga. Pero kung nag-buy ka, tapos ngayon, hindi, nag-hold ka, medyo masama kasi mas malalim yung ano niya. Hello. Okay. Baka babalikan din niya yung candle ng... Tapos bumalik ulit, oh. Oo. Oh. Ay, hihi.
Grabe si Goldo. Anong nangyari kay Goldo? Bumaba rin. Sell muna to pre. Pang long term. Ha? Sell muna to ano, pang pre? Long term. Hindi pa ako sure. Hindi ka pa sure. Yun nga sabi nung analysis ng Gold. Sa Gold. Mm. Bababa daw talaga to si Gold. Nang mahaba. O nasa rejection area na eh. Oh. Oh. Saman, saman. Lalim niyan. Oh, pag nagkataon. I think this 11 yung I think sila ayan. Bukas. Happy birthday. Oh my God. Happy birthday to you. Bukas pa ito bababa ito si Gold. Hindi niya pa kaya i-break itong D1 ni Gold. Pero kung magalit ito si Gold, lahat ito din yung D1, kaya niya babain sa D1 yung binibis ko rin eh. Di maganda yung ano eh, yung result ng LFP. Hello. May angat pa kasi to si Gold. Sa tingin ko nito, angat pa to siya kunti dito sa month. Ay, yung month niya angat pa to. Yung week niya angat pa to kunti dito. Ganito naman to kay Gold eh. Bumaba siya ngayon. Tingnan mo mamaya, bababalik to siya. Pulang ito sa pagkain. Hindi naman daw niya pamuka. Gagawa tayo ng milk. Gagawa tayo. Ay, to. Nanghihingi ng gata. Ay, si Gold. O mag-hi ka muna. O, hi siya. Kinuha na yung telephone. Nilapit na yung cellphone sa kanyang ano. Anong ginawa kong magkanya? So kung itong 30 minutes magpo-close, magtutuloy na kaya ito pababa? Pinababa ko ba? Wala na, binaba mo.
Oh, so, looking on 15 oh, minutes. Hello, pre. Hello, hello. May tanong ako ba? Di ba itong candle natin na yung bar niya, yung pag-ganon-ganon, baba-taas? Ano ba to? Automatic na ba to siya na nakaprogram na baba-taas o ginawa pa rin to ng tao yung ano to? Alam ng mga operator nito na ngayong araw, ba? Ganito yung baba niya, itong araw, ito. Ganon ba to? Operator. Nga, yung... Di ba parang ano to, yung parang nasa ospital ka, yung naka-oxygen ka? Humihinga. Ganito siya? Oo. Oh. Siguro kung mawalaan ka ng siguro may humihinga sa market. Kaya nga eh. Bakit? Pag may news, may pag biglang ibababa. Nga, no? Parang nila. Ano bang meron dito sa market? Kaya nagtaka ako kung ano yung operator nito, kung sino yung operator nito. Uh-huh. Yun ang umaman kasi sabihin niya, ngayon si Gold, tataas tayo ngayon si Gigi hanggang dyan yung ibaba niya. Uh-huh. O automatic na talaga to siya, nakaano to. Hindi natin alam. Yun ang tanong ko talaga. Yun ang gusto ko kung may operator ba nito, yung taga-operate nito na hanggang saan yung market. So, pe-fake out kaya? Mag-close na naman ulit sa loob ng range? Maybe na ba yung telepono? Hindi na alam naman yung gatas. Oo. Kaya puro bangas na. Ayan, binuhat. Bakit na kayong karga? Ah. Ayan lang. Wala pa. Di malano kasang pupunta eh. Kaya nga eh. Ayoko. Binging lang talaga yan siya siguro dyan. Nanonood lang ako. Kasi kung mag-enter pa ako rito, baka... Pumunta kami noong ano, Sabado ba yun? So, maganda siguro kung mag-close itong 30 minutes. Dito rin sa 1 hour. Nag-close tayo sa mga itaas ka. Balik rin tayo pababa. Natumba ka dyan. Bigat niya. Hi, Ate Ray! Say hi, Ate Ray! Ate Ray! Hello! Hello, Ate Ray! Pero kung ito mabibreak. So, hello, Ate Ray! 38. Grabe ka, Gigi. Pwedeng kumuha lang ng liquidity. Kapit ang ginawa ni JJ ngayon. Ma'am Sheila, ano ba tingin mo ngayon kay JJ? Tutuloy tataas o tutuloy bababa? Ma'am. Magsalita ka rin, ma'am. Anong analysis mo, ma'am? Tutuloy bababa o tutuloy to taas o dyan lang siya? Ang hirap. Ang hirap. Ang hirap talaga. Hirap. Medyo mahirap itry si JJ ngayon.
ayaw kasi ni ma'am magsalita eh, kasi golden voice. Pag mga golden voice, ayaw magsasalita yan. Golden voice. Hirap nga bro, no? Biruin mo yan, ilang oras yan. Kanina umaga yung analysis ko kanina umaga, aangat eh. Pero wala man, hanggang dyan lang siya talaga. Mamaya magpapasabog to eh. May ganyan pong style ito eh. Yan, umangat na si Gold. Bumalik si Gold. Kaya ito gusto ko kay Gold eh, kasi kabisado ko na yung galaw niya eh. Bumalik ulit. Ang babantayan mo lang dito kay Gold yung bigla ang pagbaba o bigla ang pagtaas. Sa D1 lang ako mag-reference nito kay Gold pre. Yung D1 candy lang, basta kunwari nakabay ako, tapos bababa siya hanggat hindi pa mag-biris yung D1 candy, i-hold ko yan. Pag nakasil din ako, mag-aangat siya hanggat hindi pa mag-bullish yung D1, mag-hold din ako niyan. Ito, may pag-asa pa ito, nakasil ako eh, nakabay. Pero paangat na siya, malapit na mabalikan. Kunting ano lang to, pag ganito yung galaw niya, ma-profit na si Gold. I-close ko na para makahanap ulit ng magandang posisyon. Kasi binalikan niya eh. Konting kembot pa bro. Oo. Konting kembot pa. So kung kaya ito nga, mag-close below sa area na to, tapos ma-break tong low na to, so anticipate natin yung volume ng closing ng Tokyo mag-drop papunta rito. Around 500. So sa mga hindi pa nakakapag-trade, pwede nyo gawin yan. So around 20 pips pwede i-drop. Maakit na si Gold. Oh, paakyat na bro. Gold, si Gold. Maakit na nga. Di pa, ganun. Nag-entry ako ang buy eh. Oh, ganun lang yun si Gold. Yung nakaunan, nakabuy na rin ako pero malapit niya balikan. Yan, tama yung entry mo na buy. Pag ganun na yung style ni Gold, wala na yan. Pag mag-close ng bearish yan sa 1 hour, bullish. Tuloy-tuloy na nakakit yan. Kaya minsan, pre, mahirapan pa ako nito kay GG kaysa Gold. Mahirap din pala i-trade. Mahirap din pala i-trade si GG? Mahirap trade si GG. Ang maganda lang kasi sa kanya, gumagalaw siya ng mabilis. In 30 minutes, pwede ka na matapos sa trading time mo. Naka $5 na ako kay Gold. Close mo na. Close mo na, bro. Ang laki ng ano eh, talo eh. Ha? Ay, talo ko ngayon. O, close mo na yung kay Gold kasi baka mag-close yan ng 30 minutes. Yun, i-close mo ngayon. Pag $5, close mo. Antay ka naman uli ng... Pag buy pa rin yung tingin mo, pag pullback niya uli, intira mo uli ng buy. Tapos pag kita konti, kuha. Pag ganito na strategy sa akin, ito ganito kasi strategy ko eh. Kay coach, yung strategy niya is stress-free kasi. Stress-free. Pag matalo ngayon, bukas na naman, banding-banding sa asawa at sa anak. Pero, ikaw bro, ikaw. Pag matalo ako dito, nakatingin ako ulit. Tapos pag may magandang entry, gaya kagabi. Nakatulog ako kahapon nung natalo ako kay GJ. So ito na yung magandang na position para kay GJ, para mag-sell. Mag-entry ka pa, coach. Hindi na. Ayoko na din eh. Takot ako kay GJ. Nagkatakot si GJ.
Bukas ulit. Oo. Okay yung ano, nag-close ka na kay Gold, bro. Oh, sir, nag-ana na. Nag-close na ako. Oh, tama yun. $5, okay na yun. Nagawa ko lang pag may maliliit na candle sa ano, sa 5 minutes. Sa 5 minutes ka nag-ano, nag pag nilagpasan niya, ano na, pag nag-create ng support o resistance, tapos may maliliit na candle, pag nilagpasan, pag na-break yung high o kaya yung low, nag-e-entry ako. Oh, tama yan. Kasi practice, pang practice lang. Sa totoo kasi yung magaling din na trader na si Squash, yung kakilala ko, napansin ko siya tuwing mag-pause siya, sa 5 minutes talaga yung ano niya. Ibig sabihin itong gold. Maraming malaking volume sa gold. Kung titingnan mo sa 5 minutes, oo, malalaki yung candle niya. So pwede kang makakuha na kahit mga around 10 pips, $2. Oo. So nag-work lang siya sa mga malalaki ang volume. O di, nabalikan na yung buy ko ni Gold. $100 na yun kanina eh. Ito, dahil ganito yung position ni Gold na to, tuloy-tuloy na nito pag-akyat nito. Si Gigi, hirap si Gigi ngayon. Biruin mo yan, buy and sell, walang tumama. Hirap mo, Gigi, kahapon. Mamaya pa siguro gagawa na eksena to. Mamaya pa yan. Ano, bro? Mamaya pa to gagawa na eksena. Oo. Wala, ayoko na. Pwede na mamaya to si Gigi. Pwede to siya aangat uli, tas pwede mas bababa uli. Ganun lang na mapunta yan eh. Pwede aangat, pwede bababa. Okay, mamaya yung naka-live stream dyan, mamaya si Gigi, kung hindi bababa, tataas, kaya abangan nyo. Kung hindi akyat, bababa, kaya abangan nyo. Bukas ganun din. O ganun lang yung nasa live stream diyan, may ano rin tayo, at least may pulot aral ganun yan. Hindi lahat ng market sa atin. Kaya risk management lang. Huwag niyo akong gayahin na walang management, puro risk. Yan ako. Yan ako talaga ang aso yun. Wala. Ano, bro? Yan talaga ako ang aso, bro. Oh, huwag niyo akong gayahin. Yung nasa live stream dyan, baka sabihin nyo, nagkakamali tayo, hindi na, nagkakamali tayo na dito ngayon yan. Nagkakamali. Coach, oh. Ito si Scalper, magaling na to. Mm. Oh, mis tinatawagan ako niya, 4:30 ng madaling araw. Ha? 4:30? 4:30. Madilim pa eh. Kasi nag-reply ka sa chat ko sa'yo eh. Nag-reply ang kita. Nag-chat sa akin, alas 2 eh. Mm. Hindi, nag-reply ako sa'yo. Hindi, hindi, ganun ako bro, pag matalo ako, hindi ako makatulog talaga. Kaya nun kagabi, pag-akyat ni Gold, bumawi ako, naka $100 pa una, 100. Hanggang lumaki. Tapos ngayon, yung reply mo, o nga bro, nakasabay ako ng, nakatulog na rin ako nun, ganito kasi pag nag-ano talaga ako, gumigising, para maano ko yung market, alasing ko pa, para ma-analyze ko lahat talaga yung market ba. Pagka nagising kasi ako ng ganong oras, hindi na ako nakatulog ulit. Baga kasi ako nagigising talaga eh. Kasi mag-close ang market, mag-change ang market, alas 6. Dati kasi alasing ko yung mag-change ang market sa ano eh, lahat ng peer. Siguro next month nito, ilang month kaya yung pagitan. Kasi, dati ilang buwan ako nagising ng umaga kasi si Gold mag-close alas 5 yan, isang oras, hindi magagalaw yan. Ngayon, alas 6 yan si Gold. Alam mo yan, bro, hindi. Ano, hindi ako nagano. Ayoko na kay bro. Si Gold, pag alas 6, bawat araw si Gold isang oras yan hindi gagalaw. Pagdating ng alas 6 si Gold yan, wala. Stop yan si Gold lang ang mag-stop talaga sa lahat ng ano. Lahat ng peer, si Gold lang, isang oras yan. Ano oras, bro? Kasi dati, magising ako alas 5. Alas 5 hanggang alas 6.
si Gord, ano yan? Hindi gagalaw yan. Gagalaw lang yan sa pag-open na yan ng candle ng isang araw. Pero lahat ng currency, mag-open, mag-change sila alas 5. Ngayon, nabago ngayon si Gold na naman, alas 6, alas 7 na umaga, mag-change candle. Kaya sa alas 7 pa lang, nag-analyze na ako kung ano talaga yung takbo ni Gold ba. Kaya nasanay ako. Kaya pag humarap ako sa, ano, alam ko na yung takbo ng ni Gold na ito. Madali kumita kaya Gold, madali din masunog. Oo. Pero ngayon na medyo alam mo para totoo na naman talaga, parang nagba-basketball ka ba? Parang nagmo-Mobile Legend ka? Mukha walang ano, bro eh. Walang support and resistance yung scalping. Walang pakialam sa ano eh. Walang pag-araw-araw mo na, araw-araw mo na ginagawa, parang kabisado mo na ba? Ah, napansin ko lang, bro, pagka ang daily niya bullish, puro buy. Puro buy. Oo. Wala ka dapat sell kasi yung tendency na yung chances na makakuha ka ng malaking pip sa sell, yung mga pullback niya, maliliit eh. Mm. Ano ba yung sabi mo, bro, na strategy na bago mong natutunan? Saka na. Dito pa, ano. Ina-apply ko kanina. Dito pa ma-perfect. Marami pang loopholes. Medyo nilalayoan ko muna si Gold kasi si JJ talaga yung ano ko eh. Puso mo. Pair na ano eh. Mas kabisado ko kasi si JJ. Yung mga galawan ni JJ, mas kabisado ko. O di, wag ka kay Gold. Oh, hindi kasi naguguluhan ako, bro, pagka ano, pagka yung imbis na makafocus dun sa isang pair, nahati pa yung attention mo. Oh. Tulad sa akin, 'di ba? Ilang linggo na ako, isang buwan na ako, mag-isang buwan na ako na palagi hindi na nadali ni Gold. Kay JJ lang ako nadadali, ibig sabihin. Iwas muna ako kay JJ. Oh, ganun talaga. Oo. Kung saan ka yung strength mo, focus doon. Oo. Yayaman naman tayo ng sabay-sabay eh. Paano tayo magkakuha ng ano, pre? Huwag lang kami iwan. Oo nga eh. Eh yung Islam pa lang kumikita ka na eh. Yung Islam, bibilin mo, padalawin mo kami ron ha. Dapat pre kami ron. Pre, itong may ano ako pre, may project ako next year. Itong account ko gawin kong $10,000. Oh. Para ang ito, kwentuhang ano lang to. Para isa, ang limit ko niyan isang araw 500, pag maging 10,000 to, pinaka-limit ko niyan gagawin ko 500 isang araw ko. Diyan ako minimum ko ha, minimum pataas. Oh. Libre naman ng Arab, bro. Ito do mo na. Oo. Tapos ngayon, kukuha ako ng terminal sa iyo, pre. Yun nga, gagawin ko 'yun. Gagawa ako ng terminal. Small risk lang ako kasi nga mabilis nga lang. Ngayon nga tumawag si paritag sa akin sa akin. Kasi about sa SM market, nagtaka ako sino yung tumawag. Ngayon, kaka-entry ko sa Gold. Yung kanina ba, nung pag-entry, umangat si Gold, nag-close ako ng $46 kasi may tumawag sa akin. Hindi, isaglit lang. Ibig sabihin, kung may ano ako nun, may... Kasi hanggang ngayon, patuloy pa rin ako nag-trade eh. Kung may ano ako nun, may limang account, 46 na lima na agad yun. Hindi, tama na, pwede ka na pahinga. Kasi, satisfy ka na sa ano may... Hindi kasi ako masatisfy pre pag $100 na isang araw ko ba? Ngayon iwan ko ba? Iwan ko kahit anong gawin ko, parang hindi ako mapakali ba. Kaya diyan ako doon ako madadali ba kung 'di ba dati sabi mo sa akin nung bago pa. $3 lang yung ano ko, $3 lang isang araw. Ngayon parang ang bagal rin. Kaya ang pwede sa akin yung pangmalakihan na account. Bababa na naman si Goldo. Ibig sabihin, mas strong sales siya ngayon na araw. Strong sales siya, oh. Parang kay GG rin, eh. Tira nga, tira. Basta tingin mong tama. Ibig sabihin, ito ngayon, to strong sale to si Gold. Tama yung nag-analyze na kung hindi bababa, mas grabe nang bababa to ni Gold. Sabi nga sa akin, eh. Kikita tayo ng tiba
Ikita daw ng tiba-tiba ngayon kay Gold kasi abangan niya pagbaba. Lahat ba na, ikaw pre, di ba matagal ka na na trader? Lahat ba ng currency pag December, di mo na ba napansin kung ano sila? Bababa muna lahat ng currency pag January na naman? Hindi, DJ lang. Si JJ, bullish to si JJ. Ang analyze ko rin ito kay JJ, magtapos to siya ngayong buwan na bullish. Yung candle niya sa month. Pag December pre, pag Pasko ba, pag New Year ba, may market pa rin o wala? Kung natapat wala. Ng Lunes ang, kung natapat yung market ng Lunes. Wala, wala. Wala. Yun lang. Pag... pag ano lang, pag pag Pasko, ay wala, sa Pilipinas lang, hindi kasi sabay-sabay yung Pasko eh. Wala. First down. Yan, ang nat... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si Ma'am Sila, ganyan lang yan, pero naka-profit ngayon yan. Where's the dog? Where's the dog? This one, dog. Oh, where's Ocean? Oh, where? Where's baby Ocean? Hindi inabot yung nag-blue lang kunti yung bay ko kay Gold. Bumaba na naman, nag-dumiritso ah. Daddy. Where is the rabbit? Here, Robbie. Oh, umakit na naman si JJ. Kung nag-sell pala dito, pre, no? Mag-buy ka? Ay, nako, JJ. Sakit mo sa bangs. There's another lemon tree. Sakit sa bangs ni JJ. Hello. Totoo ba yung nakikita ko sa YouTube ba yung mga magagaling na trader, yung mga taga-Aprikano na mga bata pa ang gagaling? Totoo ba yun? O... hindi ko alam kung totoo yun. Yung mga million-million yung kinikita. Billion-billion. Sobrang galing nila na trader ba?
Grabe, umakyat na naman si Gigi. Kaya nga eh. Oh, sobra yung akala mo yung kanina yung baba niya. Sobra-sobra. Walang pakundangan. Kasi kung nag-share ka kanina nito, tapos nag-hold ka, babalikan. Nung pag-buy na naman kanina, nag-hold ka, babalikan. Security lang, Pino. Ha? Kung ako pala doon kanina, kung nag-entry tayo, dahil nag-hold ako, ako lang tumama kasi hindi man wala bang stop loss. Delikado yung mga ganitong move, bro. Ano, bro? Delikado. Mga ganyang move ni JJ. Ito mas mataas na siya sa full hour. Kasi ang analysis ko rin ito kanina sa kanya umaga, bye. Haray! Pwede man mag-bye ka na lang. Hindi mo alam, baka mamaya babalik. Oo. Yan ang problema nito eh. Ang maganda nito, panoorin na muna. Panoorin. Yan ang pinaganda. Hintay muna siya lumabas dyan sa range niya na yan. Wala eh, kotak tayo dito sa range. Mayara! Walang magagawa rito sa range niya. So, pwedeng bumalik ulit. Siguro mamayang New York may ano na yan, may movement. Ganun siguro. Higa tayo. Higa tayo. Higa, higa. Ano po ka na? Higa, higa. Pag mag-close kang bulis tong pure hour candle niya, pre. Aangat na yan. Pwede. Mas malaki na yung chance na mag-continue tayo dito sa area na. So, kailangan mo na mag-break. Anong oras ba yan? Ano? Anong oras ba yan mag-close? Mga isang oras pa. Alas 6. At 6 o'clock. Oo. Kailangan tapusin muna mag-close yung 4 hours. Anong oras? Anong oras? Yan, Gold. Umangat ka, Gold, para balikan mo na yung entry ko. Cute ng boses ng anak ni Ma'am Nisa. Ay, sorry. Sorry po. Ay, Ma'am. Naglolo ko kasi ano, naantok na. Ilang taon na yung baby mo, Ma'am? 1 year and 3 months. Babae, lalaki? Babae. Ayan, maging trader. Maging trader din yan, Ma'am. Balang araw. Hindi ko napansin. Okay lang yan, Ma'am. Nanonood din siya ng trade. Kaya nga, Ma'am. Yeah. Ako rin. Pag may anak ako, tuturuan ko mag-trader balang araw. Bata pa lang, turuan na. Oo, Ma'am, totoo yan. Kasi ito na yung makabagong teknolohiya ngayon sa Pilipinas na bago na ako. Bago lang natin natukdasan. Makabagong teknolohiya. Oo, pre, kasi
Sa edad kong ito, ngayong taon ko lang nalaman to. Tatanda, yung may ganito pala. Tatanda madali yung bata, pre, kasi may stress yan eh. Hindi, ano lang. Kailangan mo maglaro-laro muna yan. Hindi, sabihin mo, ito yung laro, ma. Di mo ka, kailangan, by unseen. Kailangan, hindi siya nang di mo kung sino yung malaki yung profit dyan. Mamaya, may ano sa akin, may sorpresa. Kung mag-di mo kayo dyan. Ilan din si Sion. Kung sino yung marunong dyan, malaki yung makakuha ng $100 sa London Session kay Gigi. May ano, may chocolate. Chocolate. Hindi ngayon. kaysa doon siya maglaro-laro, spray, laro siya yung mga games ba na ano. Isipin mo na games tong ano, ito eh, nakaharap siya sa games ba? Parang baraha, pre, di ba? Yung nagbabaraha. Oh. Sapo. Dito ka na lang. Mahilig man ako dati sa laro din, pre. Oh. Kaso lang, nung nag naano ko tong ano, dito na ako naglalaro-laro. Dito ka naglalaro. Oh. Apo, apoy naman yung nilalaro mo eh. Ano bro? Apoy. Di ba, naglalaro tayo yung ano, mga points, kailangan malaki ang points natin. Mm. Ito yung gawin nating laro na kailangan malaki din yung points natin sa profit natin. Ay, bumaba si DJ, na-break yung low, bumalik ulit. Na-break tong high, bumalik ulit. Na-break tong low, bumalik ulit. Sus. Barco. Ayaw, diretso. Kanina pa umaga dyan si Gigi, yung gano'n niya, eh. Mababa pa yung ano niya. B1 niya. Yan o. No? Parang lagari si Gigi, pre. Ha? Parang lagari ba? Pabalik-balik. Lagari. Pag nasa taas, bababa. Pag nasa baba, tataas. Ayun na, bababa na naman. Wala. Ang gagawin pala nito kay Gigi, pag nasa taas na siya, mag-sale ka na. Pag nasa baba siya, mag-buy ka na. Kaya nga eh. Talo daw si Ma'am Sila, ayaw na daw niya. Lahat tayo, Ma'am, natalo ngayon, Ma'am. Talo ako mga $500. Grabe. So, sa tatlong oras, walang nangyari. It is what it is. So, maybe mamaya ang London, New York open or London closing, magkaroon na ng breakout niya. Pahiwatig yata ito si Gigi mamaya ito, pre. May mangyari ito sa kanya mamaya. Meron talaga. Kaya, bro, kusilito bro.
Oh, bro. Abang ka mamaya kay JJ kasi ako abang kay Gold. Oh. Tingnan natin kung ano magagawa rito. Masyadong madugo itong ano eh, itong maghapon. Pero mukhang ano to eh, bro eh, mukhang tingin ko aangat to eh. Aangat to. Aangat no? So magandang vice siguro pag na-break natin tong 4 hour talk. Yan. Yan. Mukhang aangat nga yan kasi makita mo sa month niya eh. Sa monthly. Monthly. Itong monthly week down lang. Tap lang dito para kumuha ng liquidity para magtuloy-tuloy. Pullback lang to ng ano eh. Pullback lang ng weekly. So, pwedeng ganito mangyari maging bearish tapos susunod na weekly maging bullish. Nagkalma si Gold ah. So guys, hanggang dito na tayo guys. Sige coach. Thank you. Palingge. Thank you pre. Sige, salamat. Thanks coach. Salamat. Thank you, bro. Thank you. Thank you.